Hello guys, good evening po sa inyo. And ang vlog natin ngayong gabi, i-share ko sa inyo na nag-open tayo ng isang available na farmlet dyan po sa may Mango Orchard na Cavite. Ang sukat po ng property ay 2,624 square meters at yung price po niya ay 3 million. So, parang nasa 1,144 per square meter lamang po ang presyo niyan. So, bali po, titulado po ito, pwede cash or bank financing. Guys, sa presyong 1,144 per square meter, actually great deal na po yan sa Cavite, no? Kasi kung i-research nyo dyan sa Facebook, yung mga presyo ng farmlet dyan sa Cavite, ay mahirap na po kayo makahanap ng presyong ganyan na 1,000, around 1,200 siguro, na i-round off na lang natin, no? Kasi 1,144 per square meter ang presyo niyan. Mahirapan kayo maghanap ng presyong 1,200 per square meter na titled property. Possible makahanap kayo ng ganyang presyo, pero baka tax take lang, or baka liblib siya na yung kaniyang kalsada po ay rough road at wala pong siyang service ng kuryente at tubig. Walang linya. It's possible na ganyan yung mangyayari. At it's possible din na yung mahanap nyo ay malayo na talaga. Baka Bailen or ewan ko lang saan, no? Basta malayo na lugar. From Metro Manila, okay? So, itong hawak natin na Mango Orchard Farm Estate, nasa Naik lamang po ito. At ang Naik ngayon, guys, ay may ongoing na tulay po yan, connecting Cavite and Bataan. Okay? So, katabi ng Naik ay Tansa. Ang Tansa kasi, guys, saturated na yung Tansa, eh. Marami ng mga subdivision dyan, papuntang Naik na yung mga subdivision. Kaya expected natin siguro, mag-project na lang ako ha, within 5 years siguro, baka tatayuan na ng SM ang Naik. Wala pang SM ngayon sa Naik, ang meron doon ngayon ay I forgot, basta may mall naman sa Naik, pero hindi lang SM. Okay? Ang mga subdivisions kaya puntang Naik na eh. So, itong property natin guys, located po ito sa Naik Indang Road. Highway po yung gate niyan. At ang gate po niyan ay meron pong 24 hours na security guard. This property is a foreclosed property. Mura po ito kasi may issue lang siya, no? Wala po siyang linya ng tubig at kuryente. Kaya kailangan nyo pong mag solar at magposo para meron kayong utilities doon. Guys, may mga client ako naglagay dito ng ilalagay nila yung manok panabong. Pwede kayong mag-raise dyan ng free-range chicken, vegetable. Pwede nyo lagyan ng farmhouse. Pwede nyo lagyan ng any vegetable or fruit trees na gusto nyo ilagay dyan. Ang bawal lamang po dyan ay yung poultry na mabaho. O, kasi subdivision tong Mango Orchard eh. And then, yung mga pegiri na mabaho, bawal also dyan. Tapos yung mga 10-wheeler trucks, hindi siya pwede kasi may tulay tayong dadaanan dyan sa loob. This is flood-free area at lahat po ng kalsada natin ay cemented road. So, we have 20% down payment, 80% financing. Up to 15 years yung maximum terms of payment natin, guys. Kaya pwede siyang i-loan, no, para sa mga gustong installment. Very ideal to para sa inyo. And pwede tayo mag-schedule ng viewing. Sabihan niyo lamang po ako kailan niyo gusto para po makita niyo yung area. And dito sa kabilang side ng video, mayroon akong ipapakita dito na video ng location ng property para po magkaroon kayo ng idea anong itsura doon.